this girl? Hindi siya totoong anak ka rin niya. Never akong magkakaroon ng pinsan na anak ng malanding popo! Noong nag-aaral pa si Maggie, never akong ipinatawag dahil nakipag-away siya. Magbati-bati kayo. Dapat kasi hindi mo na pinatulan eh. Hindi ko kaya hindi mag-react sa mga nangaapi sa akin. Maampun lang tayo. Kahit anong oras, pwede niya tayong paalisin. Ever since dumating yung angel na yan, marami akong gustong malaman tungkol sa nangyari sa anak natin. Gusto naman si Maggie. Mahal na mahal niya po. Pinupupag kaya ka nun. Sinasaktan ka ng anak ko? Mukhang may tinatago sa atin si Angel. Mela, madami kang hinala. Pero bukas malalaman na natin resulta ng DNA test. Doon, mapapatunayan natin kung totoo nagsasabi si Angel. Alam ko po na hindi ko dapat hilingin to, pero sana hindi siya yung totoong anak ka rin ni Monteclaro. Maraming at stake kapag siya ang anak ni Mami Maggie. Akan positive. Ikaw nga po ko. Ikaw ang anak ni Maggie. Opo, lalo. Tita Ruth! Tito Abel! Ikaw talaga ang anak ni Maggie. Ikaw ang apo namin. Lolo, sobrang saya ko po. Oh, Lola, bakit parang hindi po kayo masaya? Oh, no. I'm just shocked. Of course, masaya ako. Ang tagal namin hinanap ang apo namin. Ngayon na, andito na si Ana Karenina. Andito ka na. Welcome to the family, Ana Karenina Monteclaro. Ano? Alam mo na ba? Siya ba? Positive yung resulta eh. Siya yung totoong anak ka rin ni na Monteclaro. Then it's true. Siya nga yung tunay na apo. Paano na yan? Ano nang mangyayari sa atin? What else? Mga sampid na lang tayo dito. Ana? Karen? Ina? Si Angel ang anak ni Maggie at ni Brent. Siya yung hinahanap naming apo. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman kayo kailangan umalis dito dahil mga apo rin namin kayo eh. Lola, salamat po. Bahagi na kayo ng pamilya namin. Kaya isipin nyo na lang na lumaki tayo at masaya. Tama po kayo dyan. At basta masaya po tayong lahat, okay na rin po kami dun. At salamat na rin po dahil hindi po kami kailangang umalis. We have to think of a way para hindi nila tayo palayasin. Oh, naku, ayoko, no? Baka talaka na naman ako ni Carla, sabihin pang straw na naman ako. Hey, hindi naman tayo sisip-sip eh. Kailangan lang natin maging mabay kay AJ. Anong gagawin natin?
sarili nyo, no? Dami kasing libro dito eh. Lagi ka ba dito? Siguro kaya di mo ko pinapansin kasi janitor lang ako dito. Nakakaya naman siguro sa isang tulad mo napansinin ako. Alam mo, wala naman akong pakialam kung janitor ka lang. Wala naman akong redshirt for issues eh. But I'm here to start. Hindi para magpag-alam. Angel, kinuha ko to sa library kanina. Baka gusto mong basahin. Marami pa akong magazine dun sa kwarto. Gusto mo pahiramin kita? Hindi na. Madami pa akong binabasa. Angel, kain ka muna. Ako mismo naghanda nito. Masarap to, promise. Tikman ko na to kanina. Sarap yan. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo palang sip-sip sa pamamahay na to, no? Alam nyo, dapat kasi umalis na kayo kasi hindi naman kayo pamilya. Tsaka hindi ba kayo nahihiya na pinagsisiksikan nyo yung sarili nyo dito? Kung ako sa inyo, umalis na kayo dito, huwag nang hintayin na paalisin pa kayo dito. Dapat kusa na kayong umalis. Angel! Hindi tama mga sinabi mo sa kanila. Bakit naman po naging mali, Lola? Di ba tama naman po ako? Dapat umalis na silang tatlo dito. Hindi ba't narinig mo ang sinabi ng lolo mo? Mga apo ang turing namin sa kanila, kaya walang aalis sa kanila dito. Pero Lola, di niyo po ba nakita kung paano sila naging sip-sip sa akin kanina? Hindi sila sumisip-sip. Nagiging mabait lang sila sa'yo. Pero pagsalitaan mo sila ng masama. Makinig ka sa akin, ha? Hindi ko alam kung paano ka pinalaki ni Maggie. Pero sa akin, hindi maaari ang ganyang ugali. Mag-sorry ka sa kanila. Kinakampihan mo sila, Lola? Kasi mas gusto niyo sila kaysa sa akin. Angel, mag-sorry ka. Carmela? What happened? Ana! Ana, okay ka lang? Oh, bakit? Wala. Si Angel kasi. Si Angel? Yung totoong anak ka rin na? Makikwento nga sa akin ni Carla. So, what about her? Nakita kasi ni Lola na sinungitan kami ni Angel. Hey. Tapos nagalit siya. Kitang-kita ko sa mata ni Lola na nasaktan siya dun sa ginawa ni Angel. Nakukonsensya ako. Kasi pakiramdam ko, kasalanan ko eh. Naging feeling close kasi ako kay Angel, kaya ayun, nainis siya. Ha? Hindi mo kasalanan yun, no? Naggusto mo na maging friends lang kayo. Eh, ayaw niya. So, problema niya yun. Hayaan mo na yun, Ana. Okay na yun. Pero di ba magkasama kami sa isang bahay? Dapat magkasundo kami. Yeah, pero di ba hindi man kayo magkasundo ni Carla din? Pero gusto ko. Kasi gusto ko na matuwa si Lola Carmela. Ang bait mo naman. Pinagsabihan ako na apo mo. Sinagot niya ako. Maggie never did that! Carmela! Eh, kunurek ko lang naman siya eh. Mali yung paalisin niyo dito si Ana, Karen at Nina. That's the source of the problem, Auntie, Uncle. Si Angel ang tunay ninyong apo. And yet, concerned pa rin kayo sa tatlong fake Ana, Karen, Ninas. Uncle, magka-clash talaga sila dahil magkakasama sila dito sa bahay. Ruth, hindi na issue ang pagtira dito ng tatlo. Simula pa lang,
Nagdesisyon na kami na dito sila titira. At saka, ang problema si Angel, masama ang ugali niya. Pero auntie, si Angel ho ang tunay ninyong apo. Dapat pag-aralan niyo siyang mahalin. At dapat, mas mahal niyo ho siya kaysa dun sa tatlo. Tama si Ruth. Si Angel ang tunay nating apo. Kailangang matutunan natin siyang mahalin alang-alang kay Maggie. Pero Ana, it's really not your fault. Naging friendly ka, gusto mo kapagkaibigan, tapos ayaw niya, okay lang. Ano problema yun? Salamat, Brex, ha. Kahit papano gumaan yung pakiramdam ko. At bumigat naman ang sa akin. Carla. Brex. Oh. Why are you talking to her? Hindi, nakita na kami ni Ana. Kaya nilapitan ko siya. Nakita mo na ako ngayon. So, pwede mo na siya layuan. Let's go. Alam mo, masungit yung pinsan mo si Angel. Paano? Sabi sa akin ni Ana, sinabihan daw sila na umalis na lang. Talaga? Sinabi niya yun? Oo. Oh. Eh, alam mo, naawa nga ako kay Ana eh. Ang bait-bait naman niya, tapos sasabihan siya ng ganun. Brix, Ana's not nice. Bait-baitan lang yan. Siyempre, ganun yung mga poor. Magaling sila magmukhang helpless. Magaling sila magpaawa. Para makalamang sila sa iba. Kung ako sa'yo, hindi ako naaawa dyan kay Ana. Tsaka pwede ba, iba na lang pag-usapan natin? Huwag na lang si Ana. Nasira yung araw ko eh. Grabe yung si Angel. Buti nga sa kanya, napagalitan siya. Lumabas na yung tunay niyang kulay. Paano? Tayo na ngayon ay ipag-ibigan, di ba? Tapos tayo pa yung lumabas na masungit. Over the top naman kasi yung ginawa mo. Friend ka dapat, hindi ka katulong. Nina, ganun ako makipagkaibigan. At isa pa, kapag kaibigan ko ang isang tao, loyal ako. Angel, hindi ka naman kumatok. Ay, sorry ah. Karen, Nina, pasensya na sa inasal ko kanina. Hindi ko sinasadya. Sorry kung nasungitan ko kayo. Masama lang talaga yung pakiramdam ko kanina eh. Hindi, walang kaso sa amin yun. Basta huwag mo lang uulitin. Same here. Maraming salamat. That's very sweet. Halika nga dito, Angel. Natutuwa ako sa ginawa mo. Marunong ka rin palang humingi ng sorry. Siguro nga dapat mas intindihin pa kita. Pasensya ka na kung napagalitan kita. Sana mapatawad mo rin ako. Opo, Lola. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko kayo. Alam mo, Sir Nan, tama ka. Mabait din pala si Angel, no? Kailangan lang eh, makasama natin para makita natin yung maganda niyang ugali. I told you, anak natin ang nagpalaki sa kanya. Kaya mabait si Angel. Walang kasing bait ang anak natin. Dapat lang siguro mahalin natin siya. Pero she doesn't really need to do anything. Kailangan magpakabait lang siya. At mas lalo natin mamahalin. Teka, bakit hindi tayo mag-barbecue this weekend? Tulad ng ginagawa natin dati nung nandito pa si Maggie. Oo nga, no? Ang tagal na rin natin hindi nagagawa yun. Oh, Berta! Handa na ba lahat ng pagkain? Ano po?
kung meron, ano pong okasyon? Kumpleto kasi pamilya natin. Dati, pag weekends, we do this. You know, time to relax, at saka family bonding time together. Sa'yo? Excuse me? Bongga-bongga! Paano po kaya kung meron pang may birthday nang isa sa amin? Of course, mas bongga. Sayang, di tayo marunong lumang. Di ba? Okay na lang kayo. Ayun, yun na lang. Yun na lang. Ayo. Hi! Hi, me! Hello! Hello! Tara, tampisaw tayo sa tubig! Sige, gusto ka na, di ba? Sige! Hindi pa ako marunong lumahoy! Hi, Karen! Hi! Manang, may itutulong ba ako? Ay, wala po, ma'am. Kamina po. Karen, galit ka ba sa akin? Ba't ka umiiwas? Hindi ako umiiwas, Aldrin. Lumulugar lang ako. Alam mo na, dahil damo lang naman ako. Lola! Oh, Beto, kaya ako. Sabi ko. Okay naman po. Meron pa nga pala akong apong hindi naiyayakap. May problema ba? Wala po. Sorry po. Smile! Lola, pwede ko po bang dalawin si Mami mamaya? Oh, bakit hindi? Pahatid yun sa driver. Thank you po. Ano ka? Makagutom ka na, hindi po masyadong luto. Pumili ka rito. Lola, excuse me po. Ipapaalam po sana ako. Sabi ko na po kay Lola yung tungkol ko. Gusto ko lang din sabihin sa inyo. Saan ka pupunta? Makikipagkita po kasi sa akin si Ate Onay sa mall mamayang gabi. Umuwas po kasi sila nila Chang, kaya pupunta na sila. Eh, sino kasama mo? Ako na lang po. Ihatid naman daw po nila ako mamaya pag-uwi. Eh, sige. Thank you, Lola. Ay, nako, Sir Nan. Ang saya-saya ko talaga ngayon. Pakiramdam ko, perfecto na ang pamilya natin eh. Pareho tayo nararamdaman, Carmela. Huling naging masaya ako, tandaan ko nung nandito pa si Maggie. Sir Nan, do you think kailangan natin sabihin kay Brent na nakita na si Angel? Bakit hindi? Kahit hindi natin gusto si Brent, ama pa rin siya ni Angel. Kung tayo nga natuwa eh, sigurado ko mas matutuwa yun. I'm just so happy today. Hello? Brent? Sir Nan. Napatawag po kayo. Gusto kong pumunta ka rito bukas. Mayroon akong ipakikilala sa'yo. Sino? Si Ana Karenina, si Angel, ang anak niyo ni Maggie. Nakita na namin siya. Gusto kong makilala mo siya. Talaga? Nakita niyo na ang anak ko? Then by all means. Nandyan po ako bukas. Hindi po ako makapaghintay na makita na siya. Kamusta ka na, anak? Ay, okay naman po ako. Alika, mampu ka. Ano, kamusta ang buhay mo sa bahay ng mga Monteclaro? Ay, ayun po, maayos naman. Paniwala nga po sila sa akin na ako yung tunay na anak ka rin eh. Talaga, ha? Opo, nagmatch nga po kasi yung DNA natin eh. Pero kinabahan po ako nung lumabas na yung resulta. Akala ko kasi magiging negative. Ba't ka naman kakabahan, anak? Kahit anong pabalig-balig na rin mo dyan sa resulta na yan, iisa lang ang lalabas dyan. Ang katotohanan. Eh, totoo naman tayo ang mag-amay. Okay, let me write that down.
All right. Okay. I'm gonna shoot you an email later. Okay, thank you. Oh, Mami. Tina. What are you doing here? Well, kasi I just want to check on you. Oh, but you came at a bad time. I'm so busy right now. Ang dami kong kailangan punta ng mga meetings. And isa pa, nakuha ko na yung loans ko sa mga Multiclaro. Ang dami kong kailangan ayusin ang mga utang ko, alam mo na. Okay lang, Mami. I just want to embrace you. Hello? Yes. Yeah, I'm on my way. Okay, thanks. I'm sorry, Nina. Pero bibisitahin na lang kita sa mga Multiclaro when I'm free. Alright? Okay. Can you lock the doors when you leave? Okay? Yes, Mom. Totoo po bang kayo yung nakabuntis dun sa Maggie Monteclaro? Siyempre, hindi, no? Eh, bakit sabi nila ikaw doon nakabuntis sa kanya? Eh, hindi ako nakabuntis sa kanya. Si Brent. Eh, ang kaso, hindi ko naman kilala kung sino yung Brent na yun. Eh, Tay, bakit ba tayo nagpapanggap? Eh, kasi anak, ay nagutos sa akin, malaki ang bayad dito. 12 million pesos. Talaga, Tay? Ganun kalaki? Ay, grabe, mas malaki pa yun sa Pabuya kapag nakita yung totoong anak ka rin, Nina. Kaya nga eh. Pero tayo, sino pong nag-utos sa inyo? Ako ang nagpa-utos sa tatay mo. Nina, what's wrong? I'm sorry. Ayaw mo palang mabaya ka. Kayo po palang may gustong magpanggap kami? Ah, Andrew Cruiser. Ako po pala si Brent. Ay, ako naman po yung nagpanggap na anak ka rin nila. Ganyan na pag-usapan natin. Mayaman na tayo. Oo nga, Tay. Ibig sabihin po ba kayo yung boss ng tatay ko? Hindi. Ang totoong boss ko... Ikaw? Sorry po. Hindi ko po sinasadyang yakapin kayo. Nina, it's okay. Kung kailangan mo mayayakap, andito lang ako. Ako ang lola mo. Kayo po ang may pakana nito? Who else? Patalsikin niyo yung anak, Karen at Nina sa bahay namin. Pag nagawa niyo, tsaka ako ibibigay ang kabuuan. Lola! Bakit? Ano nangyari? Sino lang sa bahay ang gagawa sa inyo? I'm pretty sure na sina anak, Karen at Nina ang may gawa niyo. Sila lang naman ang may rason para ibuli si Angel eh. Hindi matatapos ang problema hanggat hindi niyo sila pinapaalis dito. Kung kailangan mo, mabalian ng bato para lang mapaalis yung tatlong anak, Karen at Nina. Gagawin mo. Naintindihan mo? Opo. Wala naman sa atin ang may kayang gumawa nun kay Angel, di ba?